Ma'am, hold up to. Huwag kang kikilos na masama. Bigay mo yung pera mo. Please! Kuya, huwag niyo mong gawin sa akin to. May nakakailangan kasi ng gamot at perang dala ko. Tol, sa'yo na yan, Tol. Bigay mo yung pera mo. Kailangan, pera yung kailangan ko. Tol, tara, Tol! Tol! Gagawin ko nito kay nanay. Nay? Ano nangyayari sa inyo? Inatake naman ba kayo ulit ng sakit nyo? Oo. May gamot ka ba dyan? Wala na. Sige, Nay. Magdadalahin siya muna ako. Diyan ka muna, ha? Tingin mo ako. Anak, hindi na. Kaya ko pa naman. At saka, pupunta dito si Ma'am. Ano, Nay? Hindi ko kayo maintindihan, eh. Basta, Nay, diyan muna kayo, ha? Alis muna ako. Mag-aanap muna ako ng pera. Anak, huwag ka nung malis. Dito ka lang. Sige, Nay. Alis na ako. Uy, Tol, mukhang lalim ng iniisip mo. May problema ba? Baka makatulong ako. Desperado na ako, Tol. Kailangan talaga ng pambili ng gamot ni Nanay. Pasensyahan na lang kung sinong dadaan dito. Tol, di ba, akala ko ba titigil na tayo sa pag-hold up at pagnanakaw? Akala ko ba magbabagong buhay na tayo? Pagbigyan mo na ako, Tol. Kailangan talaga eh. Promise, pangako. Last na to. Sige, Tol. Naiintindihan kita. Sa, andito na ako sa likod mo. Yan, Tol, oh. Ma'am, hold up to. Huwag kang kikilos na masama. Bigay mo yung pera mo. Please! Kuya, huwag niyo mong gawin sa akin to. May nakakailangan kasi ng gamot at perang dala ko. Tol, sa'yo na yan, Tol. Bigay mo yung pera mo. Kailangan, pera yung kailangan ko. Tol, tara, Tol! Tol! Gagawin ko nito kay nanay. Nanay, kamusta po pakiramdam nyo? Pasensya na po kayo ah. Ngayon lang po ako dumating. Eh, may nangyari kasi sa akin sa labasan eh. Na-hold up po ako. Na-hold up ka? Oo, tsaka natangay kasi pati yung pera at gamot na sana itutulong ko sa inyo. Naku, ma'am. Hindi ka ba sasaktan? Napakawalang hiya naman ng mga tao yun. Kailangan ko pa naman yung pera at ang gamot na yun. Di bali ho, Nay. Gagawa na lang ho ako ng paraan para madala kayo sa ospital ngayon. Salamat, ma'am, ha. Hindi kayo nagsasawa ng pagtulong sa amin. Walang anuman yun, Nay. Pinabalik ko lang ho lahat ng tinulong niyo sa amin dati. Hintayin niyo ako dito, ha. Kukunin ko lang ho yung gamit niyo sa loob. Sige, ma'am. Nay. Nandito na ako. At dala ko na yung pera na panggamot nyo. Dadalhin na kita sa ospital, Nay. Ito po, oh. Ikaw? Nay, anak nyo ho siya? Siya po yung tumangay ng pera at gamot nyo. Alam mo bang para sa nanay mo yon? Anak, bakit nagawa mo ito kay Ma'am Jocelyn? Hindi mo ba alam na siya yung tumutulong sa akin? Nakakahiya itong ginawa mo. Nay, hindi ko naman po alam eh. Ma'am, pasensya na po. Ginawa ko naman yun eh, para mapagamot si nanay ko. Kahit anong pang dahilan mo, hindi mo dapat ginawa yun. Kasi alam mong mali yun. Ma'am, ito na yung pera na kinuha ko sa iyo. Pasensya na tinapong ko na yung gamot na dala niyo kanina. Akin na yung pera. At madala ko na yung nanay mo sa ospital. At ikaw, kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Ipapakulong kita. Anak, mas gugustuhin ko pang hindi gumaling sa sakit ko kaysa sa gumawa ka ng masama. Kailangan pagbayaran mo, anak, ang ginawa mo.
Oo, Nay. Aminado ako na kasalanan ko. Mams, patawad ha sa ginawa ko. Gagawin ko nga para mapatawad niyo lang ako. Tara, Nanay. Dadalhin ako kita sa ospital. At ikaw, pagbayaran mong ginawa mo, tatawag ako ng pulis. Opo, ma'am. Handa po ako makulong, mapatawad niyo lang ako. Kayo na bahala kay Nanay, ha? Sorry, ha? Anak, wala tayong magagawa. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Sorry. Tara na, Nanay. Ikaw na bahala kay Nanay, ha?